What's up guys, Sir Gian again here. For this particular topic, we're going to discuss the basics or introduction about renewable energy. So when we say about renewable energy, so ngayon pinag-usapan natin dito yung mga sources or mga energy sources kung saan it's renewable at nakakontribute sa reduction ng carbon footprint, thus contributing to cleaner energy or yung sasabi natin na green energy. So meron tayong two types of energy na kinoconsider sa lecture nito. So unang-una, meron tayong itinatawag natin na dirty energy. Hindi naman sa literal na madumi yung energy na yun. And we have also the thing that we call the green energy. So ano yung pinagkaiba ng dalawang yun? So yung green energy na tutukoy natin, so that is what we call yung renewable energy or yung energy na nagagaling sa nature, and it is recyclable or paikot-ikot lang siya. Remember, energy can never be destroyed nor created, sabi nga sa ating thermodynamics. Okay. So, kumbaga, say for example, from heat, ginawa mo siyang mechanical. From mechanical, ginawa mo siyang electrical. From electrical, kinonvert mo to another form, which is heat. And then from heat, ginawa mo siyang light, etc., etc., and etc. So, ganun lang yung nangyayari or yung cycle natin sa renewable energy. But of course, sometimes, we utilize yung mga coal or yung gumagamit tayo ng mga elements na nagkocontribute sa more carbon footprint. Kaya lang natin siya nawag na dirty energy kasi it contributes to more pollution. So sa may topic na to, we'll cover up three main topics, okay, or yung three most commonly used na renewable energy source. So we have their solar energy, then we have here the wind energy, and also we have there the biomass. So medyo magiging lang natin ng konti si hydro, pero somewhat related with the principles in the wind energy. Okay, so kay solar energy muna tayo. So for solar energy, okay, for the word itself, solar, so mean to say, ni-utilize niya yung energy from the sun. So from the sun, pupunta siya sa may isang bagay, then right after that, i-generate niya ngayon yung electricity. So solar energy, light, okay, from the light, okay, galing sa araw, i-convert niya ngayon yan papunta sa electrical. So humans have been harnessing solar energy for thousands of years actually. So let me give you my outline here. So from here makikita nyo meron ako ditong figure ng solar panel. Okay. So yung or solar array rather. So ano ang pinakaiba ng panel sa array? So pag sabi natin panels, that means isa lang siya. When we say array, that is a group of panels. And hindi natin dapat tinatawag direkto ng solar panels ito, but rather we call that as a photovoltaic cell. Meaning to say, siya ay isang device na kinoconvert yung solar energy papunta sa electricity. Once na na-expose siya sa may sun, or sa may energy ng sun, it converts the energy from solar energy to electrical energy. So ano yung form nun? So actually, that is a DC energy. So sa construction ng solar panel, so mamaya tayo pumunta sa sa mga components of conversion. So, yung mga principles muna behind of that or behind those devices. So, sabi nga natin, ang solar panels or photovoltaic cells natin, ni-utilize niya yung energy ng sun to produce electricity. Pero, paano ba yun nangyayari? So, ito muna, yung mga components na to. So, yung may figure tayo niyan. So, meron tayong frame, meron tayong glass, meron tayong encapsulant, meron tayong solar cells, meron tayong backsheet, at meron tayong junction box. Okay. So, isa-isay natin yung mga yan. So, ano ngayon yung frame? Okay. Or rather, yes, yung frame muna. So, yung frame, which is yung unang nabanggit sa figure, ito ngayon yung pinaka-steel part or yung sumusuporta sa lahat ng component na nakabalot sa isang solar cell or sa isang photovoltaic cell. Okay. So, ano yung mga other things na hinahouse ng frame. So, of course, andyan yung glass, yung encapsulant, yung solar cell, yung backsheet, at saka yung junction box. Kumbaga, ito yung ating pinaka-suporta or siya yung pinaka-ating backbone para hindi magkakalas-kalas yung mga other components na yan. So, of course, kailangan natin ng outer protection bago pa man pumunta sa mga encapsulant. Kaya natin siya nalagyan ngayon ng glass. So, para saan ngayon itong glass? So, yung glass, ito yung pinaka-outer covering na siyang nagpro-protect sa ating other components ng solar panel, ng ating solar panel or ng ating photovoltaic cell. So ano yung mga mga components na yon? So it protects the encapsulant, the solar cells itself,
yung backsheet at saka yung junction box. So usually itong glass na to ay ano siya, thermally or ano siya, or tempered siya na glass. And medyo mataas yung kanyang hardness skill and hindi siya basta-basta nababasag. So that's why medyo inaano natin yung materials na kinonsider natin dyan. Para kahit papano, hindi siya agad-agad masira or, what do you call this, hindi siya agad-agad na magasgas. Kaya minsan nangyari nung natuluan yung isang panels ko dito. So I'm also practicing the use of that. Natuluan ng semento, okay, so medyo mayroon siya. So kinaskas ko siya and then nothing happens naman. So medyo scratch resistant din siya. So that means na mataas-taas ang kanyang hardness. Then next we have the encapsulant. So ano tong encapsulant? So yung tinatawag natin encapsulant, okay, or yung EVA film na tinatawag natin. So what is EVA film or EVA? So EVA stands for ethylene vinyl acetate. Okay. So ang purpose yun is that is a plastic layer. That's another layer of protection ng ating photovoltaic cell. So that protects from the extreme temperature and humidity. Kumbaga, that's another protection. So meaning to say, may glass na siya, mayroon pa siya encapsulant. Okay. So double-double yung protection niya bago siya mag-penetrate yung araw dun sa ating solar cell. Okay. So by the way, nabanggit natin yung glass, balikan natin ng konti. So we have two types of glass na ginagamit siya. So we have regular clear float glass at meron tayong tinatawag na true clear iron glass. Okay. So yun yung ating mga ginagamit na pang-cover sa ating mga photovoltaic cell na glass. Whereas encapsulant, that is a vinyl. And medyo soft siya ng konti. Kumbaga, para siyang screen protector ng ating photovoltaic cell bago siya mag-penetrate sa mismong photovoltaic cell. Kaya kung ano, mapapansin nyo, talagang ano, may factor siyang kinoconsider or hindi siya basta-basta apektuhan ng ating environment. Kasi, kung mapapansin nyo, that's designed to handle or sustain yung mga environmental factors such as heat or heat. So, of course, pag sobrang tindi niya, so pwedeng matusta yung element or pwedeng matunaw. So, yung mga bagay na yun, yung mga nagko-control ng mga excess parameters ng ating sun or yung mga pumapasok sa ating solar panels. Or what we call this, the photovoltaic cell. So, of course, ngayon, punta tayo dito kay solar cells. Ayan na. Ito na yung pinaka-responsible ng conversion ng solar energy to electrical energy. So for solar cells, we have two types. Meron tayong so it depends on the crystal or the crystalline structure na ginamit sa kanya. So the cell types could either be a monocrystalline or a polycrystalline. So ano yung ibig sabihin ng dalawang yun? Yung silicon na ginamit niya. So that could be a monocrystalline and a polycrystalline. Okay. Ito lang ang kapansin-pansin dyan. Pag nakita kayo ng monocrystalline, yung size ng ating solar panels or yung size ng ating photovoltaic cell ay mas maliit. That means it is more small or smaller. So yung polycrystalline naman, okay, so medyo size ano siya, size consuming siya. So medyo mas malaki lang siya ng konti kay monocrystalline. Kaya pag bibili tayo sa labas, mas naging mas mahal si monocrystalline kasi it is space conserving rather than polycrystalline na mas malaki yung kanya kinakaya na spasyo. So, yung base ng ating PV cell ay 18 wafer yan. So, may mga wafers yan. So, if you can recall your engineering materials, okay. So, di ba nga? So, yung crystals natin, so that has wafers, yung mga latex, etc. like that. So, ayun. And then, nabanggit ko na, it depends on the crystalline structure of the material used. Okay. So, dito tayo ngayon kay backsheet. So, yung backsheet, so that's another coating. Okay. So, usually yung backsheet, nilalagay naman yan sa likod. So, kumbaga sa may lamination film, di ba nilalagay natin siya ng coating sa likod? So, that's what we call the backsheet. So, kumbaga, siya ngayon nagsasecure dun sa mga other components na nauna. Except from the frame, which is an outer covering. And also the glass. So, balik tayo ng konti kay solar cells. Kung mapapansin nyo, dun sa may figure, meron siyang mga strips na silver. Or may mga strips siya na mga lines. Or may mga lines siya dun sa may mismo blue. So, yun ngayon yung ating mga busbars, okay, which connects the solar cells. Okay. So, ngayon, it's connected in series and parallel combination to produce the output. Okay. Or yung ating VOE. Okay. Yung ating voltage peak na kanyang pinoproduce whenever it's exposed in the sun. And also, it has to be, ano, we have also to consider the current that it produces. So, such that, the two parameters, voltage and the current, dictates the
power, di ba nga? Power is equal to I times E. Okay, so kaya ganun yan. So pag nakombine nyo yung dalawa, yung rating dalawang yan, mapoproduce natin ngayon yung power. And then lastly, yung junction box. So yung junction box, sa loob nun, makikita nyo, may mga ano dyan, may mga components dyan, may mga electronic devices dyan. Sometimes may mga IC pa nga yan, so that controls the voltage na binubuga ng ating solar panels or ng ating photovoltaic cell. So meron din yung mga internal diodes. So diodes, yun yung mga nagko-control ng flow ng current in only one direction. Kumbaga, sa tubig, yun yung ating valve. Okay, yung ating check valve. Para one direction lang yung flow ng ating current at hindi siya mag-backflow. So meron tayong mga panels na dual glass. So ano itong mga panels natin na dual glass? Itatawag natin na dual glass panels. Okay. So bifacial siya or mga frameless na panel. Okay, gumagamit siya ng rear glass, okay, and then polymer yung kanyang backsheet. The rear side ng glass ay mas durable siya at mas longer lasting than the backsheet material. At yung mga manufacturer na to, kadalasan, nagagarantee sila ng 30 years. Usually, lahat naman ng solar panels, nagagarantee sila ng ano, or nagwawarantee sila ng 30 years. Okay. But some warrants for the 35 years, especially yung mga hindi siya dual glass panel, yung mga regular type. So, nadiscuss natin lahat. Okay, so balikan natin yung figure. So, frame, unang-una, yun yung pinaka-border niya. Yung glass, yung outer covering niya. Encapsulant, another covering, bago siya pumisip kay solar cells. And then, there's another encapsulant, or kung minsan wala na yung encapsulant niya. Then, we have here a backsheet, and then the junction box, kung saan nandun ngayon yung mga connections papunta sa solar cells at papunta dun sa kanyang output. So, do you have any problems or questions regarding the solar panel? So for solar cells and solar conversion, okay, if you have no questions, then let's proceed to the next energy conversion category. Okay, so but before that, ano ba ang na-produce na kuryente ng ating solar panel? So the solar cells, okay, produces a direct current, source, or DC voltage ang kanyang pinaproduce. So hindi siya AC. So later on, malaman nyo, may mga sources dyan na AC, which needs conversion to DC. Okay, punta tayo ngayon kay biogas. So biogas or biomass, yan yung ating second type ng renewable energy na kinoconsider. Okay. So, bakit natin kinoconsider si biogas and si biofuel? Okay. Kasi yung dalawang yan, mapapansinin nyo. So, ginagamit na rin siya as source of energy. So for biogas, okay, na-release yung gas, yung methane gas, yan, pwede natin siyang i-convert from. Okay, so from that substance to heat, then heat to mechanical, and then right after that to mechanical to electrical. Then of course, yung na-produce na substance ng biogas, pwede rin natin gamitin yung principle niya to produce the biofuel. So biofuels and biogas, so anong pinaka-responsible dyan? To produce yung byproduct na methane gas or yung possible na ano na gas or fuel na ma-produce from that from the bio waste. So certainly ang responsible diyan sa pagproduce niyan ay yung mga tinatawag natin na microorganisms. Microorganisms, alam naman natin yan, yan yung mga bacteria, fungi, viruses, okay? So yan yung mga yun. Okay. So going back here, so bio, doon muna tayo kay biogas. So for biogas, okay. So ito ngayon kinoconstruct natin 'yan, or ang ginagawa natin diyan is naglalagay tayo ng mga organic waste. So ano yung mga type ng mga organic waste na pwede natin makita? Or ano yung mga possible na makonsider natin kay organic material? So meron tayong mga animal waste, human waste, okay. Ano ba? Plant waste, marami diyan. Okay. So yun din yung kinoconsider natin for biofuel. So of course, walang nangyayari yun. So for the two, so pinapasok natin yung mga organic waste, pinaprocess siya ngayon ng mga microorganisms, and then kung ano yung byproduct ng produce ng microorganisms, yun ngayon yung biogas at yung biofuels. So that's the introductory for the two. Okay, so dito muna tayo. So talking about biogas again, so paano yung nangyayari yung breaking down of that? Of course, meron tayong, kung maaalala nyo yung ano yung biology natin before nung high school. So meron tayong tinatawag na anaerobic at aerobic na mga microorganisms. And for biogas and biofuels, we consider the use of anaerobic organisms. Kaya
ani-utilize natin sa mga ano na to, sa mga renewable energy source na to, ay gumagamit tayo ng tinatawag natin na aerobic, na tinatawag natin na anaerobic digestion. So ano tong anaerobic digestion na to? So this refers to the process by which the organic matter, such as animal or food waste, gets digested or broken down to produce the byproducts. So ano yung mga byproducts na yun? So andun na of course yung biogas and biofuel. Aside from that, nakakaproduce din siya ng mga fertilizers na pwede natin gamitin for other purposes as food of plants. And then of course, pag nakumain yung plants, magkakabunga, kakainin tao. So may cycle lang yan. So kung mapapansin nyo, conversion of one energy to another. So punta tayo ngayon sa mga components ng substrate. Okay, bakit ko nabanggit tong substrate? Or ano ba tong substrate? Yung substrate, ito yung mixture na kinifeed natin sa ating mga plants or sa ating mga biomass plant or yung nagproproduce ng byproducts ng biomass. So ano yung mga ginagamit natin doon? So meron tayong unang-una yung animal manure or yung tinatawag natin na slurry. Yung mga ano yung sa mga babuyan. Meron tayong agricultural residues and byproducts. Meron tayong digestible organic waste from food, okay, and agro-industries. Okay, so kumbaga mga recycle na yan ng mga food. Then meron tayong organic fraction of municipal waste from catering. Ayan, yung mga pagkaing nabubulok, yung mga kaning baboy. Okay, yun. So sewage sludge, okay, yung mga parang mga putik-putik, yung mga bura. Okay, so pwede rin yan. And then dedicated energy crops. So yung mga ano yung mga halamang nabubulok or yung mga crops na hindi natin naani. So, nililibing na lang natin siya sa lupa. Okay. Have you heard yung mga nangyari, di ba, yung mga nasayang na prutas, yung nabulok lang? So, actually, pwede siyang gawing fertilizer, but other than that, kung may nagsuggest sana, pwede rin siyang gamitin source for a biogas or biofuel. Okay. So, in anaerobic digestion, so, meron tayong four process na kinoconsider or may four process yan na pinagdadaanan. So, ano yung four process na natawag natin dito? So, actually, para matandaan nyo, we have here an emoting. So, that would be HAM. Yung E lang naka-square. E-H squared M. Okay. So, ano ibig sabihin yan? So, it's that is in order. So, first, we have hydrolysis. Then, we have their acidogenesis. We have their next, the acetogenesis. And third is the methanogenesis. So, okay. So, what is hydrolysis? So, hydrolysis, gagawin natin ngayon sa slurry, lalagyan natin siya ngayon ng tubig. Di ba nga? So, kung ma-observe ninyo, pag may mga bagay dyan na parang pabulok na siya. So, pag nilagyan mo siya ng tubig, anong nangyayari? So, parang masalo siyang nabubulok at parang nagbe-breakdown yung mga components. So, ano yung mga components na nagbe-breakdown sa hydrolysis? Okay, define mo natin. So, hydrolysis is a chemical process of which the molecule of water is added to the substance. Okay, so, maglalagay natin ng tubig para ma-breakdown natin yung mga components. So, ano-ano ngayon yung mga components na nabre-breakdown nun? So, basically, meron tayong lipids, polysaccharides, and protein dun sa ating mga organic matter. So, pag yung water na yan ay pumasok na doon, no? So, what happens in hydrolysis is that yung mga lipids, binibreakdown niya ngayon into fatty acids or itinatawag natin na glycerol. Okay, figures here. Okay, meron din tayong itinatawag na polysaccharide, okay, yung mga sugars, broken down into monosaccharide. And then, of course, yung mga proteins, okay, binibreakdown to into amino acids. By means of what? So, lipids by lipase, okay, polysaccharides by cellulase, cellulase, selenine, and amylase. And then for protein, that is base of protease. Okay. So right after, yung compound natin or yung material natin goes under the process of hydrolysis, dadaan ngayon siya sa process na tinatawag natin na acidogenesis. So ano naman itong acidogenesis? So ngayon, magre-react ngayon yung ating substance and then ngayon, i-emit niya ngayon yung acid. And then of course, yung acid, okay, so, katagalan nun, so, ma-acid siya. So, by means of, of the anaerobic digestion yan, by means of some microorganisms na anaerobic, so, mapoproduce ngayon yung mga acid dun sa may ating compound. So, first, let's define what is acidogenesis.
Acidogenesis is a biological reaction where the monomers are converted into volatile fatty acids. So, paano ba yung breaking down ito? So, converted siya into 30-70 ratio. So, 30 yung acid, 70 yung gas. So, ibig sabihin, may gas na tayo sa may part na yan, pero not totally lahat-lahat. So, ibig sabihin, yung mga matitira doon sa watery part from the hydrolysis ay magiging acid na siya ngayon. And then, of course, yung acid habang na-performance siya ngayon, mag-produce ngayon siya ng gas. Okay. So, anong next doon from the acid? So, yung acid ngayon, katagalan nun, okay, by means of some yeast or some microorganisms na naman, magiging acetose naman siya or acetose naman yung kanyang compound. Such that, nagkakaroon naman tayo, tinatawag natin na acetogenesis. So, what is now acetogenesis? That is now the biological reaction wherein the volatile fatty acids are converted into acetic acid, carbon dioxide, and hydrogen. So, meaning to say, okay, nagiging acetose ngayon yung ating solution. So, kaya meron tayo doon mga acetic acid or parang somewhat na parang suka. So, kumbaga meron. And then right after that, once na na-perform yung acetogenesis, okay, so magproduce na naman yun ng gas, may squeeze naman yung mga other gas na natira doon sa ating acid. Okay. So, of course, magproduce ngayon yan ng methane. And then magkocombine lahat ngayon yan yung mga produced gas. Okay. So, that would now yield to methane, which is now usable as a biofuel or a biogas. So, figure here. So, acetic acid, okay, methanogenic bacteria. So, acetic acid by means of methanogenic bacteria that will now lead to methane and carbon dioxide. So, yung hydrogen naman plus carbon dioxide. So, pag nag-aakayon dyan yung methanogenic bacteria, so that would now produce methane and water. So, let's have here a summary of the process of anaerobic digestion. Okay, carbohydrates, fats, and proteins, mabre-breakdown siya by means of hydrolysis. From these three, acidogenesis, carbon dioxide, alcohols, okay, hydrogen, carbon dioxide, and ammonia. Okay. And then from these two, acetogenesis, acetic acid, carbon dioxide, and hydrogen. And then lastly, yung ating methane at ang ating carbon dioxide. So, ganun ngayon ang nangyari sa ating anaerobic digestion. So, ganun ngayon na re-breakdown from the slurry and from the substrate, ma-perform siya ngayon at magiging gas. Okay. So ngayon, since napag-usapan natin yung process sa isang biomass plant or biogas plant. So, let's now talk about yung plant or yung construction nito. But by the way, biofuels muna. Okay. So for biofuels, okay, or biocells, so usually ginagamit yan sa mga fuel cell or sa mga batteries. Pero paano nangyayari nun? Okay. So, by means of the microorganism, nagkakaroon ngayon ito ng redox reaction na tawag natin such that yun din ang ating process na ginagamit or yung process na take sa mga batteries. So, batteries has redox reactions. Okay. Yun din ang nangyayari sa ating mga fuel cells. Okay. Na powered ng ating biofuels or biogas. Okay. Now, going back to biogas plant. Okay. So, yung construction naman nito. So, biogas plant, so meron tayong 5 main components. Meron tayong mixing tank, meron tayong inlet tank, meron tayong digester, meron tayong outlet chamber tank, or meron tayong overflow chamber or tank. So, ano yung mga ito? So, yung mixing tank, dito natin finifeed yung ating substrate or yung ating slurry. Okay? So, usually, itong mixing tank ay dapat above the ground siya kasi it utilizes the principle of fluid mechanics. Kumbaga, unti-unti siya nag-flow-flow sa isang parang tube papunta doon sa may next chamber which is the inlet tank or the inlet chamber. Kaya ngayon, yung flow nito or yung flow rate nito, kinokontrol natin siya by means of okay, yung elevation niya, yung laki ng tube niya, etc. So for the inlet tank, okay, so unti-unti ngayon dumadaloy dito ngayon yung ating substrate or yung ating slurry. So, it's slowly na dumadaan dyan. So, unti-unti rin nag-ferment yan. May mga bacteria na rin na konti dyan. Okay. Papunta ngayon doon sa pinaka-digester or pinaka-chan ng ating biogas plant. So, sa digester ngayon, so, yan yung pinaka-malalim. So, doon ngayon nangyayari yung fermentation ng mga ating slurry. So, doon na nangyayari ngayon yung anaerobic digestion. Doon na nangyayari yung hydrolysis, discuss natin kanina, acidogenesis,
acetogenesis at saka yung methodogenesis. Doon siya ngayon nangyayari. So, once na ano, na na-digest ngayon at nagkakaroon ngayon siya ng gas, okay. So, ngayon, meron niyang parang tubo sa taas, doon ngayon siya nire-retrieve, okay. Which could be used for heat, okay. Pwede siyang gamitin sa pagluluto or any energy na kinakailangan natin convert from that form to another. So, right after ngayon ma-digest ngayon yung ating mga slurry or yung ating ano substrate, pupunta ngayon siya sa may outlet chamber or tank. So, kumbaga, may mga ano rin doon, may mga, tawag ito, may mga hindi pa na-digest doon, okay. Or, andun lang mismo yung pinakalabasan or yung pinakadome, andun siya ngayon sa may outlet, ano, sa may outlet chamber. So, doon ngayon lumalabas yung gas ng ating, pinoduce sa ating digester. Then of course, minsan hindi natin makokontrol yan, so hubod na lang dami yung ating na-feed sa ating inlet or sa ating mixing chamber. So nangyayari niyan, may overflow yan. Kaya meron din tayong overflow tank na nagkocontrol. That's why may kita mo yung mga sobrang sludge or yung mga sobrang slurry ay andoon sa ating overflow tank, which is which pwede natin siyang i-fetch back at i-feed natin siya ulit sa ating inlet. Hanggang sa tipong maging eksakto siya sa kailangan natin i-feed sa may loob. So, outlet chamber or tank, andun ngayon yung ating pinaka-product na, ano, na gas. Okay. So, from here, so, we will now discuss the five basic or the five main parts of the biogas plant. Okay. So, considering that now, so, ngayon, meron tayong two types of biogas plant. Okay. So, meron tayong tinatawag na fixed dome at meron tayong tinatawag na floating dome. So, ano yung pinakaiba ng dalawa? So, yung fixed dome or yung fixed dome type na biogas plant is nakalibing siya dun sa may lupa. So, ito yung mga underground type na mga biogas plant. So, usually, naghuhukay tayo ng 300 centimeters below, okay? Or mga 3 metro yan, lalim yan, or at least mga 9 feet yan. So, after natin maghukay ng ganyan, kinukasak natin yan yung biogas plant, okay? So usually, sinesemento yan. And then ngayon, yung mga flow nun, yung mga kapal ng mga dadaanan nun, kinokontrol natin siya. And then pinaka-outlet pump nun, okay, yun lang ngayon inilalabas natin. Or, at meron siyang tubo na nakalabas. Okay, for reference, may figure. Okay, ayan. So may kita nyo, so ito yung inlet, pupunta dyan. Okay, ito yung mixing pump, bababa dito. Okay, ito ngayon yung ating ano, ating inlet chamber. So, in the chamber, may mapansin nyo, meron naman ditong butas. Okay. Papasok dito. Ito ngayon yung digester. Okay. And then, outlet tank. Okay, ayan. Lalabas ngayon yung ano, yung gas. And then, yung overflow pag may mga sobrang slurry or yung mga sobrang na-feed na stock or yung mga substrate. So, yung floating dome type naman, so usually, ito yung above the ground na naka-fix. Kumbaga, hindi siya nakalibing sa lupa. Pero, itong floating dome, pwede rin siyang libing sa lupa. Paano? So, ang difference lang nun kasi, ang floating dome kasi is natatanggal yung kanyang dome. Whereas, the fixed dome type is hindi siya natatanggal at nakalabas lang yung outlet pump or yung outlet dome, mga gas or yung fuel natin from the chamber or from the dome. Yun lang ang pinagkaiba ng dalawang yan. Okay. So, here we have, so may mga dimensions tayo dyan. So, please refer to the lecture notes, okay, for the construction of the biogas plant. So may figure din tayo diyan sa may handouts, okay, so figure 10. So yan ngayon yung sample construction or yung sample design ng pagkakadrawing ng isang biogas plant. And the next would be a figure here. So from this figure, napapansin niyo, so yung bahay, so yung kung paano siya ngayon ini-interconnect papunta sa mga components na pinagagamitan niya. So ito yung bahay, okay, mapapansin niyo ito yung bahay. Ito ngayon yung biogas plant. Yung mga sobra, okay. So, mapapansin nyo, pupunta siya sa may ano, generator. So, actually kasi, hindi naman diretso yung propulus ng kuryente yan. So, kailangan niya muna ng generator, where it's converted to heat, and then heat converted to mechanical, then mechanical converted to electrical. Okay, and then ngayon, depende ngayon yan, kung saan siya ngayon, dadalhin, or kung ano ngayon yung power na pagagamitan sa kanya. Okay, so, may questions ba dito? So, before you proceed with the next problem, so just hit the message. Okay. And I'm there to answer your concerns.
Okay, ngayon, punta tayo kay wind energy. This is our last. Okay, so for wind energy, it utilizes the wind. But of course, ang hindi natin alam, ang wind energy is somewhat related to solar energy. How? Kasi di ba nga, the sun produces heat. Ang heat, nagkakaroon ng effect sa may atmosphere yan. And then the atmosphere is the one responsible for the wind. Kaya yung dalawang yan ay somewhat interrelated. So, sa wind energy, ang unutilized natin device dito is yung ating wind turbine. Okay. So, wind turbine works in a simple principle. Instead of using electricity to make wind, okay, ibig sabihin, di ba nga, ang electric pan, anong nangyayari? Yung electricity, mechanical, nagbubuga siya ng hangin. Ito nangyayari, baliktad. Instead na bubuga siya ng hangin, kukunin niya ngayon yung hangin as a mechanical energy source. At yung mechanical energy source na yun, yun ang gagamitin niya to produce electricity. Kabaliktaran naman siya ng electric pan. Okay. So, okay. So, the wind is a form of solar energy, sabi ko nga. So, combination siya ng three concurrent events. So, ano yung tatlong concurrent events na yun? So, ito siya. So, meron tayong the sun unevenly heating the atmosphere. So, that's the first one. Sumunod yung irregularities of the Earth's surface. And susunod dyan yung rotation ng Earth. So, yan yung tatlong bagay na kinukonsider natin sa wind turbine or sa ating wind energy. Okay, that's why if we define wind energy, okay, and wind power, that's simply using the wind to generate mechanical energy and then mechanical energy that converts to electrical energy. So, ganun siya nangyayari. And pwede rin, of course, gamitin ang mechanical energy for pumping. Okay. So, maraming use yan. So, pakibasa na lang yung ating handouts for some other details. Okay. So, main components of a wind turbine. So, ano yung mga components ng wind turbine? Okay. So, figure. Okay. So, meron tayong, of course, kailangan natin ng wind. Then after that, kailangan natin ng rotor. Okay. And then gearbox, meron tayong tinatawag na nacelle, meron tayong generator, meron tayong power cable, meron tayong tower. And from that, okay, from the power cable, dadalhin siya sa transformer, okay, and then ngayon, it will be fed into the utility or can be exported back to the grid by means of a certain configuration. Later on, we're going to discuss about that. So, doon tayo ngayon kay foundation or yung pinagtuturukan or yung pinagtatayuan ng ating wind turbine. So, yung foundation, okay, so yan yung ground ngayon kung saan ngayon siya nakasaksak or kung saan siya ngayon naka-erect. So, that could be offshore, that could be onshore, depending ngayon sa ating setup. So, of course, kailangan natin ng torre or tinatawag natin na tower in English. Okay, so the tower is the most modern turbines is round tubular steel of diameter 3 to 4 meters and 10 to 30 foot. Ganun ngayon kataas yung ating tower. So, depende yan sa size at saka sa laki ng ating turbine. Then, of course, kailangan natin ng rotor. Okay, so rotor, so yung umiikot na part, thus, yun ngayon yung ating mechanical part na umiikot ngayon, that is produced in the generator part. So, yung rotor, okay, yun yung pinaka-ating ikot na part or yung mechanical energy source. And the generator is may mga set of magnets yan, which is another part of our wind turbine. So may mga coils yan sa loob, okay, and then sa coils, dun ngayon dumadaan yung electrical energy. So paano nangyayari yun? So by the principle of magnetism, from north to south, okay, di ba nga, like signs repel and like signs attract. So nangyayari niyan, okay, so para napupull niya yung mga electrons dun sa may isang pole ng wire papunta dun sa may other end. So ganun siya ngayon nangyayari sa may principle ng generator. And habang umiikot yan, pumapalo yung north-south and north-south, okay, thus, yung mga electrons ngayon ay dumadaloy dun sa ating generator. Okay, so let's talk about the gearbox. So ano tong gearbox? So yung gearbox, ito ngayon, andun ngayon yung mga gears na responsible sa mechanical things responsible sa ating wind turbine. So, vital part siya ngayon ng wind turbine. Kung wala tayong gearbox, posible hindi rin siya umikot. At ang nacelle, okay,
yun ngayon yung naka-house dun sa gearbox at saka sa may generator, such that an ASO is a housing on top of the tower that accommodates all the components that needs to be in the turbine top. So yun ngayon ang ating discussion for the turbine. So again, okay. So yan ngayon yung ating figure. And yan ngayon yung mga purpose ng kada isa. So wind turbines has two types. So there are two main types of wind turbines. So meron tayong horizontal axis turbines at meron tayong vertical axis na turbines. So yung horizontal axis turbines, ang rotation ng turbine niya is ano, yung usual na parang electric fan siya. Okay, so yun ngayon yung horizontal axis na turbine. And then yung wind load niya is kinukuha niya from the horizontal axis. And then yung vertical axis, meaning to say, yung mga ano niya, yung mga rotor blades niya, instead of configured na ano, na paikot siya ng clockwise or counterclockwise, ang clockwise or counterclockwise niya ay nasa may along the z-axis or yung ating, or yung axis along the ano, along the ano, parallel to the earth. Okay. So to clear, horizontal axis turbines that is perpendicular, vertical axis that is parallel, yung rotation niya is parallel. So kumbaga yung rotation niya, yung paklakwise motion niya ay paturo papunta kay Earth for horizontal axis, whereas vertical axis turbines is hindi siya or somewhat parallel sa ating Earth surface. Ganun na gano yung ating vertical axis turbines. That's why if we're going to define horizontal axis turbines, okay, is operating upwind. And then yung ating ano, vertical axis ay always operating parallel to the Earth's surface. So differentiate, ito yung dalawang figures. So tingnan nyo na lang ano yung pinakaiba. Okay. So applications of wind turbines, okay. So it depends on the configuration na paggagamitan natin sa kanya. So meron tayong usual three types. So meron tayong land base, okay. Yun yung mga yung naka-erect sa may land. Meron tayong offshore, yung naka-erect sa may dagat, and distributed, okay. So yung mga urbanized, okay. So yun yung three types of wind turbine na na-encounter natin. Na pwede nating ma-encounter. Okay, of course, if we're talking about renewable energy, so that could be AC or DC. So, kailangan natin mapag-alaman yung knowledge about inverters. Usually, nabanggit ko na yan nung first lecture natin about electricity. Inverter converts DC source to AC source. At alam natin na ang energy natin sa household or sa mga establishment ay AC. That's why DC converting to AC, that would be governed by an inverter. So, for inverters, we have two types. So, meron tayong on-grid inverter at off-grid inverter. Okay, so doon na tayo kay off-grid inverter. So, ano tong off-grid inverter na to? So, ang inverter na off-grid, so that means it inverts the power nang wala siyang kinalaman sa may grid electricity. Meaning to say, it is independent and has a different connection. So, usually, ang inverter na, no, na off-grid ay nilalagyan ng suportan na baterya. Okay. So, yung baterya na yan, pwede yan maging battery ng mga ano na usual na bibili natin na commercially, or pwede natin yung palitan ngayon ng fuel cell. Kaya sinigit ko sa ating discussion yung fuel cells. So paano ngayon nangyayari dyan kay ano, kay battery? Of course, for off-grid, ang nangyayari niyan is sinacharge ngayon siya ng ating renewable energy source. How? So meron tayong tinatawag na solar charge controller or charge controller lang. Not solar charge controller, charge controller lang. So yung charge controller, whatever kung ano pumapasok na DC voltage dyan, okay. So ngayon, ibinabati na kay inverter to get charge, okay, effectively. Then yung inverter, doon ngayon dinodraw yung electricity ng ano, dinodraw ngayon electricity sa may ating battery. Okay, and then from a certain DC rating, i-convert niya ngayon yan to an AC rating which is suitable to be used in a household. So, ganun sa ating off-grid na inverter. So, independent siya ngayon sa electricity sa may grid. Kaya siya tinawag na off-grid, and it is independent. At separate ang kanyang connection. Okay?
Next. So, kung meron tayong off-grid na independent, meron tayong on-grid. Yung on-grid naman is yung inverter, kinoconnect mo siya sa utility grid ng diretso, pero meron tayong 2 meters na kinoconsider. So, meron tayong export meter at import meter. So, ano ngayon yung import meter at export meter? So, yung import meter, yun yung usual meter na nakikita natin sa ating mga bahay. Or yung binabasa na Meralco pagka nag-meter reading sa electricity. So, meron so yung ano, yung export meter, okay, yun yung meter ngayon na ang flow ng current niya is nagagaling ngayon sa inyong renewable energy source. Okay. So, how does it work? So, from your renewable energy source, yung connection nun, is dadaloy ngayon siya sa ating sa ating utility grid. At yun muna ang unang gagamitin ng ating utility or ng ating establishment. So, kumbaga, i-utilize na muna yon bago ngayon siya kumuha ng kulang na energy from the renewable energy source. So, right after that, from renewable energy source, okay, yun muna kukunan niya. Pag kulang yon gagawin niya, kukuha ngayon siya ng electricity sa grid to compensate yung lackings dun sa may demand ng ating energy demand. Okay. So we have here a question that will arise, malamang. Sir, what if sir nagdown yung kuryente? Okay. So kung nagdown yung kuryente, pwede bang mangyari makuryente yung lineman? Probably yes, pwede siyang mangyari, but it depends on the configuration or the design of the inverter. So paano ngayon ma-avoid na ma-shock or makuryente yung lineman pag nag-ayos man siya ng ano ng ating line ng kuryente from the utility from the inverter? So pwede siyang makuryente if the on-grid inverter is not anti-aliasing, is not UL1741 compliant. So ano yung UL1741? So yung tinatawag natin na anti-aliasing. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pag naka-down yung utility grid, hindi ngayon siya maghahatak ng AC voltage dun sa ating renewable energy source if the setup is on-grid. Meaning to say, papatayin niya yung system at wala mag-flow na kuryente from the inverter, thus safe siya ngayon para sa lineman at hindi siya ngayon makukuryente. So, ito yung dalawang figures. Okay. So, for grid tied, ito, or itinatawag natin on-grid. Okay. So, ginamit ko dito solar panel as renewable energy source. From solar panel, pupunta siya kayo kay inverter. Si inverter ngayon, idediretso ngayon pupunta kay house. And then, kung makikita nyo, nakadiretso siya ngayon dun sa may metro. Yung metro, may dalawang bilog, makikita nyo. So, yung isa, yung export, yung isa, import. So, ano sabi ko kanina? Yung import, okay, yun yung mga pumapasok o yung kinokonsume. Yung export, yun yung sumasobra. That's why, pag dinadak mo yung dalawa, yun ngayon yung net or yung neto na nakonsume mo lang. That is the term na tatawag natin na net meter. Okay? So, yun yung sa may grid tied. And then, so ito yung pinaka-block diagram. Okay, pansin nyo lang. Okay, so mas okay tingnan natin yung pinaka-figure kanina. Okay. So ito yung figure ni on-grid. Okay, ginamit ko lang ulit sa solar panels. Okay, so mapapansin nyo, meron siyang mga charge controller, meron siyang battery pack. So makikita nyo, so for the renewable energy source, charge controller, papunta kay battery bank, si battery bank, papunta kay inverter, and then si inverter, papunta kay household. Hindi mo papansin nyo, walang green electricity. So actually, ang off-grid, ito yung ginagamit natin sa mga backup power if we don't want to use the energy coming from the grid. And then of course, minsan si inverter, nilalagyan din natin yan ng optional na generator according to this figure. So, ganun lang yung nangyayari sa kanya. So, from renewable energy source, charge controller, battery pack, DC siya, kukonvert siya ng inverter to AC. AC, sasaksak ngayon yung mga loads, papunta kay inverter. At pwede ka nang gumamit ng iyong mga appliances directly using the battery and the renewable energy source. So, ganun lang siya nangyayari at ganun lang yung process ng off-grid inverter. And that concludes all the topics ng ating na-covered sa ating renewable energy source. So, ba't natin inaral to sa utilities? Kasi di ba nga, minsan kailangan natin ang renewable energy source
at ilinya din natin ito sa ating establishment as part of the utilities or as part of the possible things that we can use sa ating establishment. That's why kasama din siya sa ating discussion. So, it's up sa atin kung ano yung mga possible na pwedeng gamitin. So, kung nagluluto tayo and we want to use the biogas, okay, so we can use the biomass. We can also use that to convert the energy. So, by the way, nga pala, balikan natin ng konti si biogas. So, for biogas, di ba nga? So, gas, convert niya to heat. Heat, converting to mechanical. Mechanical, converting to electrical. Okay, nabanggit ko sa may turbines kanina. So, mechanicals, magnets, yun yung nangyayari ngayon sa main part na yun. So, it could produce AC or DC depending ngayon sa ano sa dalawa. So, if it produces AC, so that is an alternator. And if it produces DC, that is a dynamo. So, medyo malalim na yun sa main part na yun. So, ang pinakaiba lang nun yung construction. So, ang alternator, wala siya tinatawag natin na commutator. Okay. So, ang commutator, ang purpose nun is para maging one flow direction lang yung ating, yung ating current or yung ating voltage source. So, for alternator kasi AC siya. Pero, paano nangyayari dun sa may dynamo? So, meron tayong commutator, nangyayari. So, anong flow natin for AC? Reviewing that? Okay, itong figure. Di ba kapag ito siya, may sine wave siya? So, ang ginagawa ngayon ng commutator, instead na makukuha na yun yung lower half cycle ng ating sine wave. So, ito yung figure ngayon ng mangyayari sa kanya for the dynamo. So, makikita nyo, nagpa-pulse siya yun ng pag-anon. So, kung nagpa-pulse na ngayon siya at wala siyang negative cycle, that is now a DC. So, to smoothen that out sa mga mata yung pwedeng gamitin dyan, so, pwede tayong gumamit ng filter or damihan natin yung phase niya. So, ganun nangyayari yung conversion natin ng mechanical to electrical and from other forms, from AC to DC without using yung ating mga diodes and filters. Okay, so kung wala nang questions, so pwede na kayong proceed sa next module and your activity sheets. So hope you're enjoying your lectures. See you on the next video.